Hey mga darling, kamusta kayo? So nandito ulit tayo ngayon sa weekly stock review. And today is May 16, 2020. So let's start sa PSE. So as mentioned also sa ating previous reviews, now currently, so nasa sideways si ating PSE, no? So gusto natin sana hindi na siya bumaba dito at magkaroon siya ng breakout dito. So if ever na mag-breakout si PSE dyan, hopefully we can hit around 6,100. Kung medyo malakas, 6,000 levels. So but I'm hoping na sana by the end of the year kahit sa 6,500 tayo, no? Dito, yan. Pero with the current world situation, so kahit mag-close lang tayo around 6 plus level dito, medyo siguro okay na rin, no? Pero maaga pa naman, so May pa lang tayo, second quarter. So hopefully by the end of the year umabot tayo na 6.5, all the way kung kaya is 7k. Okay, now so let's move on sa inyong mga stock requests. So unahin natin daw si Dito. So meron na tayong mga review. So may nakikita tayong pattern kay Dito, no? So ginawa na natin. So ito yung gusto natin makita kay Dito ngayon, nagkaroon ng break. If ever na mauntog siya, pwede siya mauntog sa 242. At pag nauntog siya sa 242, it may create this pattern. So we might want to wait. So 158 178 levels or ABCD nito, which is around 181. Now if ever naman na mag breakout siya dito sa level na yan, so we might see the resistance to 274 hanggang 287. So it will complete wave 3 ng malaking wave na to, this one, yan. Okay, so yun yung mga key levels na aabangan natin. So but currently nakikita natin ngayon si Dito is on a sideways, yan. So most probably maglalaro siya dyan within this week kasi naghihintay pa tayo ng development dun sa naka-schedule na first call na gagawin dapat ni Dito this May. So kaya siguro naka-sideways siya ngayon, naghihintay yung mga tao kung matutuloy ba yun o hindi. Okay, so if ever na matuloy yung tawag, so it will be a good catalyst for Dito. It might break out this box, itong resistance. So we might see this 274 level or the most is 287. So just manage your trade. So kung sa 242 naman siya with the current price, so we might have at least 12% 13% gain. So not bad, di ba, for this current market. Okay, next is SSI. As previously review, so hindi na natin binura yung mga review natin dati. So gusto natin kumawala sa box si SSI. So ito yung support niya ngayon, ayaw na natin bumaba dyan. So sinukat natin dito, kung makakuha kayo dito sa baba at mabato nyo dito sa taas, meron kayong 49%. Kung sa breakout naman kayo bibili, medyo safe sa immediate resistance natin na 182, meron kayong 21%. So either way, okay tayo. So but ito yung abangan natin, no? Ayaw na natin bumaba siya dyan. Ang last support natin kay SSI, itong level na yan. So if this one breaks down, ito yung next na sasalo, which is ayaw na nating mabasag. Okay? So manage your trade, try to get as low as possible dito, yan. Then you may want to cut below the box. Nickel. So currently si Nickel, so nag-hold pa rin yung ating support sa 152. Itong sinukat natin previous review. So sa 152 yung support niya ngayon.
pero may nagbabadya, baka ma-break, no? So, yan. Ito ngayon yung 140, yung last support natin. So, hopefully, hindi na siya mag bumaba dyan. So, kung titingnan natin ngayon, mataas naman yung reward nyo sa risk nyo, which is meron kang possible 21 and another 37%. Ito kasi yung major support, major resistance natin. So, with your risk, kung magka-cut ka dito, 9%, possible gain 21%. Not bad, di ba? Yung risk reward natin maganda. Okay? So, try to get as low as possible. So, hopefully, pag nag-resume na lahat, eh, bumawi uli si Nickel. Okay? Next, Sec B. So, as mentioned also last time, ito yung major support ni Sec B. Security Bank, which is nabasag siya, nag-gap down. Ayun, oh. Pero sinalo siya ng 91 level. So, next support natin, last support is 80 pesos, 80.75. So, hopefully, i-fill in uli ni Sec B itong gap, which is, that would be 7-8%. Dapat sana kay Sec is bumalik uli dito sa range na to at dito uli siya maglaro. Okay? So, currently, lahat naman ng bank halos is down. So, also, yung earnings niya ng 2019 is 10 billion lang siya. Lang eh, no? Eh, no? Net income po yun, 10 billion. So, total revenue is 33 billion. So, 17% pa rin siya. So, positive naman siya sa 2019. Although, most bank naman are positive sa 2019. Pero, hindi pa lumalabas yung earnings niya this year. So, tignan natin. Baka maging negative yan. So, yun. Yung titignan natin. Pag pwede kayo mag-abang dito. Yan. Or kung mag-bounce siya, dito kayo bumato, 8% gain, not bad. Next, MAC. As mentioned also, last time, so, tinitignan natin to as the, sorry, ano ba nangyari? Ticker. So, as mentioned last time, ito yung nakikita nating major resistance, no? So, hindi niya na-break. So, nasa baba na rin siya ng MAs natin. Then, ito yung support natin last time na sinasabi, di ba? Yan. So, which is around 4 peso. So, bumaba na siya sa 3. Nasa 380 na siya ngayon. So, next na titignan natin is, this is around 338, 340 level. So, dito kayo mag-abang. Huwag kayo magmadali. Then, if worst comes to worst, gumanyan siya, bounce, tapos mahulog sa 266 kayo kukuha uli. Now, kung makakuha kayo dito sa baba at mabato nyo dito sa immediate resistance, pwede kayo kumita ng 19%. Not bad. Pero kung dito kayo makakuha, if ever lang naman, tapos ibato nyo dito, 26%. Okay? So, just manage your risk. Alam naman natin na down ang airline industry, businesses. So, with that, affected din yung mga kagaya ni Macro Asia or si Mac na naka-tie up sa airline industry business nila, di ba? Okay, now, yung earnings nila ng 2019, no, positive. Net income sila ng 1.19 billion. Pero hindi pa lumalabas ang kanilang earnings this year. So, hopefully, kahit papano is positive pa rin yung first quarter. So, down na down po ito. Kung ako sa inyo, medyo maghintay muna kayo na mag-settle siya at gumawa siya ng magandang support bago nyo pasukan. Okay? How low is low, hindi natin alam. Kaya, we try not to catch falling knives, di ba? Kasi pwedeng bumabayan ng todo hanggang 50 cents, hindi natin alam, or 1 peso. So, just try to manage your risk. Next, BLL. Billiard Stocks, Pistalad. So, ito yung sinasabi natin. Last few reviews. Ito yung major support. Pag nabasag, you exit. Now, next, approaching siya sa next support natin na 354. Ito na yung last standing natin. If ever, pwede ka pang kumuha dito. Yan. Maliit na yan.
lagyan na natin. Yan. And last is this. Diba? Yan. But, for me personally, kung gusto yung CBLL, huwag na siyang bumaba ng 354. Anything below this one, huwag na muna kayong kumuha, hintayin nyo mag-recover. Ang gusto ko nga, hindi na siya mabasag sana dito, di ba? Kaso nabasag siya. So, it's not a good sign. So, wala pa naman siyang indication ng recovery. Even the last candle niya, yung Friday, is this big red candle. Okay? BXP. Okay, as mentioned also last reviews, gusto natin kay PXE is breakout. Sabi ko sa inyo, kung gusto ko man itong pasukan, papasok na lang ako sa breakout. So, currently, in a consolidation siya. So, may mga kumikita naman dyan. Yung kumuha dito, binato niya dito, meron siyang 13%. So, pwede ka naman, you can trade the range ng PXP. So, ito ngayon, currently, yan si PXP. Sa loob siya ng box. So, try to save this one. And then, yep. As mentioned, mas gusto ko siya kung magkaroon siya ng breakout. So, pag breakout na lang, siguro ako sisilip pag nagkaroon ng breakout. So, currently, hindi ko muna siya gusto. Pero, lalagay natin sa watchlist yan. So, maghintay tayo ng breakout. Okay? Personally, kasi, kung hindi, panwari, yan. Buha kayo dito. Ito yung risk nyo, 24%. Ang reward nyo lang, kahit mauntog man yan, pag hindi tumuloy, 6%. See? So, kaya gusto natin breakout tayo papasok. Okay? Ito eh, personal views ko lang naman. And then, M-Wide. So, unti-unti magre-resume na yung construction, no? So, currently, nasa support pa rin siya, 546. So, ito yung ayaw nating mabasag sa kanya. Hopefully, mag-hold dyan. Kapag nag-hold dyan, nagkaroon ng magandang reversal candle dyan. Tawag dito. Pwede kayong, let's say, makakuha kayo dito. Meron kayong 27%. Pero ang risk nyo maliit. So, it's a good thing para kay M. White, no? Pwede kayong test buy muna. Mas maganda yung risk reward natin. So, okay yan. So, try to get M-Wide as low as possible. Huwag kayong kukuha na malapit dito. Pag malapit na dito si M-Wide, sa breakout na lang kayo kumuha. Okay? Yan ha. Fruit. Oh, as mentioned, ito yung inihintay nating target kay Fruit. So, around 21%. So, kinatch niya uli yung support natin na 129. Yan, ito. Yan, okay? Ito yung review natin last week, diba? So, bumaba siya. So, nag-bounce siya dito sa support natin na nilagay, 129. Now, currently, kung nakakuha kayo dito, meron kayong 4%. So, nung Friday, nagkabentahan na, 7%. Not bad, diba? Now, anong maganda kay Fruit? Ang medyo nakikita ko lang kasi, meron tayong gap, no? Nag-gap up kasi siya. Eh, saan na ba yun? Lapis ko. Yun. Wait lang po, ha? On ko lang yung lapis na wala. Ayun. So, currently may gap tayo dito, no? Tapos, pangit pa yung kandila. So, baka i-fill in niya yan. So, maghintay po na kayo kay, anong tawag dito? Kay Fruit. Sana makakuha, kahit makakuha lang kayo dito, itong range na to, itong, yan, dyan kayo kumuha, sa box na yan, dyan lang ang kuha, anything above that, sa breakout na kayo kumuha, okay? So, pwede kayong kumuha dyan, nakikita natin, parang mangyayari kay Fruit, is, gaganyan, pifill yung gap, tapos sideways, tapos gaganon. Okay? So, abang muna tayo, wag tayong basta-basta bibili muna. Okay? IDC. Stock ng bayan to dati, no? Anyway, so, yun, si IDC. Hindi niya na-break itong nakikita nating resistance. Ito yung support last time.
na naging resistance ngayon, hindi niya ma-break, at hindi naman din siya bumaba dito sa support natin ng 189, which is a good thing. Okay? So hopefully this coming week ma-break, umangat siya dito, magkaroon ng breakout. So ano nga aabangan natin kay IDC? Ang gusto natin kay IDC is huwag na siyang bumaba or huwag siyang mag-breakdown. Ayaw natin yan. Dahil pag nangyari yon, that is around, let's say, dito na lang, 23% down, di ba? So konting ingat lang tayo kay IDC. Huwag mo nang bumili ng marami, test buy, test buy. So hopefully mag-hold ang kanyang support dito sa red line natin na 189, and after holding this support, hopefully magkaroon ng breakout dito. Okay? Tapos kung maganda yan, hindi na gano, so meron kayong 30%, may risk kayo dito, dito kayo magbenta na 9%, yan. Yan, around 9 or 10. Dito kayo magbenta. Dito ang cut nyo dyan. So, yun. 7%. So, yan. Yan lang kayo. Okay? Ma. Yun. Si Ma, interesting. So, nilagyan na natin ng extra mga drawing-drawing dyan. So, anyway, ito yung original box natin few weeks ago pa. So, bumalik si Ma sa box. Kung naalala nyo, last review natin, sabi natin may confluence po kasi yan sa Fibonacci, no? Sa Fibonacci 382. At yung MA, naalala nyo yun? Sabi natin nagsusupport. Ito yun eh. Itong red candle na to. Ito yung Friday ito. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Itong kandilang yan. Sabi natin may confluence dyan. So, medyo matigas yan. So, nag-hold nga. Or nag-hold yung support. So, nagkaroon ng bounce. So, that is equivalent to, tigilan natin to. Dito, kung kumuha kayo dito, nung last hanggang Friday, kahit dito lang kayo nakabenta, may 20% na kayo. Diba? It just so happened na Friday, eh, nagkaroon ng, siyempre, profit taking day on Friday. So, nagkaroon tayo ng red candle dyan. So, hindi niya nakuhang i-break ito. Ito. So, ano nga abangan natin ngayon kay Ma? So, ang gusto natin kay Ma, hindi na siya lumabas sa box. So, hopefully, hindi siya magkaroon ng breakdown. So, pag nagka-breakdown yan, we might see it going to 2 peso all the way to 186. Wala lang yan. Or, if magkaroon ng breakout, tapos mag-create ng new 52-week high, we might see as high as 382. Okay? So, yun yung mga abangan natin. So, try to manage your risk again. So, set your cut loss level pag mali yung entry natin or nabasag yung support. So, as long as, ulitin ko lang, as long as si Ma nandyan sa loob ng box, we are still a bit okay. Anything below the box, iwas muna. And anything above the box is an opportunity for us to gain. Okay? AP, Aboitiz. So, ayun. So, si Aboitiz, nakita natin, ito po yung strong support talaga ni Aboitiz. Yan, oh, nilagyan ko na ng wording yan. Ito. Mula 21 hanggang 22. Yan. Strong support po yan talaga ni Aboitiz. Ngayon, so currently, sa position niya, nangyayari, nag-hold yung support. Yan. So, ayaw na natin mabasag dyan. So, kapag nag-breakdown dyan, dito natin aabangan. Itong kunwari, nag-breakdown. Aabang natin siya dito. Okay? So, pag naman nagkaroon ng bounce dyan at gumanda yung galaw ni Aboitiz, pwede kayong kumita ng 20%. Yun, ibabato nyo sa 31 peso. 31.50 to 31 peso, no? Yan ang batuhan. Or, pwede nyo ibato dito, dito current high, which is 14%. Ang ano kasi niyan, mas mataas siya, which is good. Ang book value po ng Aboitiz is 17 pesos. Ito, yan. So, ayaw na natin sanang bumaksak pa. Kasi pag bumaksak naman dito, nag-breakdown ulit, baka pumunta sa book value yan. Okay? Yan. So, anong maganda kay Aboitiz? Try to get sa breakout nito.
Ayan. Hintayin nyo magkaroon ng breakout sa trend bago kayo pumasok. For now, bandayan nyo muna. Okay? Huwag kayong magmadali. Patience is a virtue. So, hopefully, mag-hold na itong support. Okay? And then, last, tech. Ayun. So, buray muna natin yan. Ito yung form natin. Naalala nyo yan. So, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ayan. So, dito tayo nag-review, no? Nabasag yung support natin. Ayan. Sabi natin, sinasalo siya nitong MA natin. So, ito yung strong support na sinabi natin. Yung kulay na yan, yung box. And then, so, nagkaroon ng pag-bounce dito. Tapos, bumalik siya sa box. So, currently, bumalik siya sa pattern natin. So, maganda kay Tech sana kung magkaroon ng breakout dyan. Yan. Dahil kung hindi, baka bumalik uli siya dito sa support. Okay? So, abang-abang tayo dyan. Okay, sana po nakatulong ang review na ito. Hopefully, kumita tayo this coming week. Kasi pag hindi, pwede kayong matalo ng 11% dyan pag nag-breakdown at hindi breakout. Okay? So, hopefully, kumita tayo this coming week. Maraming salamat mga darling. God bless.